Good day po mga ka-DIYs! Welcome back po dito sa ating channel, WAC DIYs TV. At kung first time nyo lang po at bago pa lang po kayo dito, please hit like and subscribe, pati yung notification bell para na po update kayo sa mga bago nating DIY videos. So for today's video po, papakita ko po sa inyo kung paano nga po ba mag-maintain ng tail light or brake light. Kasi few days ago, sinabi po kasi ng kapitbahay ko na yung sasakyan ko daw, pag nagpipreno ako, hindi umiilaw yung driver side. So, tiningnan ko, chinek. So, yun nga, hindi nga nagpa-function yung tail light natin sa driver side. So, samahan nyo ako for today's video. Ang gagawin po natin ay i-check natin yung tail light ulit and then let's find out kung ano yung mga posibleng naging problema nito. So, ito nga po ka-DIY. Nais po nating tingnan kung totoo po bang hindi nagpa-function ang ating driver side na brake light or tail light. Kasi ang sabi nga po, ayaw po daw umilaw kapag nag-a-apply tayo ng preno. So, subukan natin mga ka-DIYs. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, dito po na banda, sinubukan po natin apakan yung preno. So yan po, isa, dalawa, tatlo, wala naman pong nangyayari sa tail light natin. Hindi po siya nag-high po o hindi po siya umiilaw ng malakas. So confirm po mga ka-DIY, there is something wrong with our right side brake light. So ang maaring gawin po natin dito ay tanggalin or buksan natin at i-check natin kung gumagana pa ba yung kanyang bulb, yung high ng kanyang bulb or yung connection ng kanyang brake light. So halika, tingnan natin. Ito lang naman po gamit natin, 10mm wrench po socket. Gamit po nitong prying tool, pagkatapos po nating tanggalin yung nuts po or bolt, pwede na po nating sikwatin tong tail light natin para ma-access po natin yung kanyang loob po or yung kanyang bulb sa kanyang mga wiring. So ganito po mga ka-DIYs. Matapos pong matanggal natin tong bulb mga ka-DIYs, kailangan po natin tong i-check. Tingnan po natin maigi kung meron bang napuputol. So, tingnan po natin yung bulb mga ka-DIY, yung high filament niya tsaka yung low. So, tingnan naman po natin, wala naman pong na disconnection or yung pagkasunog or yung pagkaputol po ng kanyang filament. So, tatry po natin or testiran po to mga ka-DIY. So, ito po mga ka-DIYs, una po natin gawin is testingin natin or mag-tester po tayo kung gumagana pa ba yung brake light natin or brake bulb or tail light bulb natin. So gumagana po yung high niya and also pati yung low niya gumagana din. So, ibig sabihin okay pa tong bulb natin mga ka-DIYs. So, bawat circuit naman po gumagana yung high and low filament niya. So, the next thing to do is
i-check natin yung connection niya. Consider as this bulb is okay. So, hindi natin kailangan palitan mga ka-DIYs kasi yung itong bulb naman ay okay. So, punta tayo sa sasakyan at i-check natin yung kanyang circuit. So, balik naman tayo dito. The next thing to do is to check kung yung ating circuit talaga or yung ating wiring is okay. So, titingnan na lang na po natin kung talagang may lost connection ba or lost contact tong ating circuit sa ating tail light or brake light bulb. So, this time po mga ka-DIYs is linisin po natin yung circuit bulb natin or yung mga terminals ng ating bulb. Nang sa ganun eh, magkaroon po ng full contact itong ating bulb po. So, yun po, linisin lang po natin, kiskisin. Nang sa ganun eh, matanggal yung mga particles na siyang nagiging sanhi ng pagka loose connection po. Pag meron naman po tayong mga test light or test light mga ka-DIYs, pwede naman po nating testingin itong mga terminals kung saan nag-function ba siya kapag may dumadaloy ng kuryente sa kanya. So, dito po, try natin. Gumagana naman po kasi naka-on naman yung park light natin. So, meron naman po. So, except lang doon sa switch doon mismo sa ating pedal po. So, given, okay yun. So, yan po mga ka-DIY. So, naglalight naman po yung low niya. So, titingnan natin pagkatapos po nating linisin yung kanyang circuit doon kung magagana pa ba ang kanyang high or kaya yung kanyang brake. Pag nag-brake po tayo, dapat ay aangat or tataas po yung kanyang ilaw. Nang sa ganun ay ma-identify naman po na tayo po ay nagpepreno. So, ito po mga ka-DIYs. Subukan na natin. So, yun po. Mga ka-DIYs, tumpak po. Nadali po natin yung naging problema ng ating taillight. So, yung problema lang pala is yung kanyang connectivity or kailangan lang palang linisin yung kanyang terminal. So, nilinisan lang natin yung kanyang terminal and then, pagkatapos nun, okay na naman po. At, tinatry din natin i-tester. Nag-test po tayo sa kanyang connectivity, meron naman po siyang power. So, yun po mga ka-DIY, solve po yung problema natin. So, ibabalik na po natin to. So, matapos pong may balik natin yung bulb mga ka-DIYs at saka yung kanyang kaha or assembly ng taillight, ititest po natin kung gumagana na po ba gamit po ang ating foot brake. So, apakan po natin yung foot brake at tingnan kung magre-response po ba ang ating taillight sa driver side. So, ito po yun mga ka-DIYs. Oops, 1, 2, 3, okay.
So yan po mga ka-device, solve po ang ating problema ngayon. Okay na po ang ating driver side na tail light or brake light. So if you find this video interesting and helpful, please subscribe. Salamat po mga ka-DIYs. Thank you po.